Mag-unbox tayo ng in-order ko sa Lazada. So, in-order ko sa Lazada isang drone na nagkakalaga lang siya ng 1,372 pero ang price niya talaga is nasa 1,400+. Pero unbox na natin ito ngayon. Sabay na rin natin itong isang cellphone holder na pwedeng iselpak ang Boya mic. So, let's go guys! And this is Alvin and welcome to my vlog! So guys, ito na ang ating drone at kailangan na nating buksan. Kailangan natin ng gunting. Buksan na natin guys! Let's go! So, kailangan natin muna i-sanitize para iwas virus, iwas germs. Yan. Kailangan natin yan i-sanitize bago buksan. Yan. Basang-basa na yung ating plastic. So, buksan na natin. Gupitin na natin ang ating gunting. So, ito na guys. Buksan na natin. At naka-bubble wrap ang ating drone. Kaya safe pa rin na nakarating sa atin ang ating package. So, kailangan na natin gupitin. So, ito na guys yung box ng ating drone. So, dito sa box ng ating drone, may konting details na nakasulat dito para sa ating drone. So, buksan na natin guys and let's go. At kailangan na ulit natin ang gunting. Wow, ang ganda ng ating hard case guys. Yung ating drone pala is naka hard case. Kaya matibay-tibay yung ating lagayan ng ating drone. So, buksan na natin guys. So guys, yung ating drone pala ay napagkaliit lang pala. Compare din natin sa nakita din natin na picture dun sa ating pinagbinhan. So, pero okay lang yan kasi mini lang naman. So meron din pala siyang libreng propeller guard, blade and kasamang USB. So meron siyang guide. Yan, dun natin malalaman kung paano natin siya gagamitin. So, babasahin lang natin to para alam natin kung paano natin siya gamitin bilang isang baguhan. So, meron pala nito. Ang tawag dito is isang, wait, isa siyang battery. Yan, module battery siya. Libre yan, malamang. Tapos, meron din siyang propeller guard. Ayan. Yan yung pinaka-libre natin. Propeller guard para safe yung pagbipad ng ating drone. Yun guys, meron din siyang USB para sa ating battery at extra blade. Buksan na natin ng ating hard case ng ating drone. So, ang ating hard case ay naka-clear up pala. So, tanggalin na natin. Yan, medyo madikit yung ating clear up. At yung ating case pala ay nakalock. Yan, may lock yan. So, pipindutin lang natin para mabuksan natin yung ating case. Then, yung ating drone ay nakalock din sa ating pinaka case ng ating hard case. So, tanggalin natin. Medyo mahirap tanggalin kasi nakadikit yung ating drone doon sa pinaka hard case niya. So pipindutin lang din. Yan para matanggal. At ito na yung ating drone. 'Di ba? Ang cute niya. Ito naman yung ating pinaka remote control.
So yan, testing natin. On off. At yung sa likod ang lagayan ng battery. Ang battery niya is double A, bali tatlo lang. Then kunin natin battery. And then ito na yung ating pinaka battery. At syempre, yung ating drone kailangan din ng battery. 'Di ba? Ilagay muna natin yung pinaka battery ng ating drone. So ilagay na muna natin. No, 'di ba? Okay na siya, nailagay na natin. At pagkatapos, tsaka naman natin ilagay yung pinaka battery naman ng ating remote control. So buksan na natin. I-testing na natin. On pag nakabukas yung ilaw, and off pag nakapatay yung ilaw. Ayan, on and off lang, pindutin lang. Then testing na natin yung pinaka controller niya. So meron tayong propeller guard. Yan, USB connector para sa charger, at pero hindi siyang bait. Buksan na natin. So ito naman yung pinaka ating propeller guard na tinatawag, para pag pinalipad natin yung ating drone ay safe kahit bumangga. Then ito naman yung pinaka blade natin. Extra blade para kapag nasira yung blade ng ating drone, meron tayong pamalit. Apat din yan. Then ito yung USB connector para sa ating charger. Yan. Isasalpak lang natin sa pinaka battery ng ating charger. Tanggalin natin yung battery. Yan. Dito lang yan sinusuksok. Yan. Tapos yung ating charger. Yan. Ganyan lang siya. Charge natin siya para makita natin mamaya at may testing natin. Then ito naman yung ating blade. Itabi na natin to para yan ay extra natin. Then yung ating propeller guard, ilagay na natin. Yan. Kailangan pag nilagay mo yung propeller guard, nakasakto doon sa may butas. Kasi kapag hindi siya nakasakto doon sa may butas ng pinagsusuksukan ng ating propeller guard, ay matatanggal yan kapag bumangga yung ating drone pag pinalipad natin. At ito naman yung pinaka camera natin, pinaka mini camera ng ating drone. Yan. So ang cute niya, 'di ba? Ganyan na siya. Then so gawin na natin, i-charge na natin ang ating battery para ma-test na natin mamaya kung gumagana siya. So let's go guys. Dito tayo ngayon sa Arca South. Dito tayo magpapalipad ng drone kasi medyo malawak dito. So tignan nyo naman yung background natin, no? Medyo malawak, kaya pwedeng-pwede tayo magpalipad ng drone dito. Kaya malalayo naman yung mga puno at mga poste. Then malayo sa mga dumadaan ng mga sasakyan. Yan, sa kabila yung mga dumadaan ng sasakyan. Kaya dito tayo magpapalipad ng drone. Medyo maluwag naman. Samahan nyo ako magpalipad ng drone and let's go! So ilalagay natin yung ating propeller guide. Ayan guys, lagay natin ang ating propeller para safe na rin pag bumagsak, no?
Ito yung ating propeller. So yan, ilagay na natin ang ating propeller at yung ating battery. So on na natin, guys. Naka-on na siya. Guys, kasi hindi pa medyo marunong magpalipad ng ating drone kasi medyo bago pa lang ako kaya nangangapa pa lang ako sa pagpapalipad. Kaya tingnan nyo, kukunin ko pa sa malayo, hindi ako marunong magpabalik ng drone natin. So yun yung drone natin, no? Ayun guys, kunin natin. Kaya kailangan talaga sakto. Nandito ako sa Arca South, malawak-lawak kasi ang hirap kontrolin, lalo na pagbaguan ka pa lang, no, guys. Kaya ang hirap pabalikin pa nung ating drone, pauwi sa'yo. So, samahan nyo lang ako paano matuto magpalipad ng drone, kaya sana mamaya makakuha na natin kung paano magpalipad ng drone. So, yun guys. Ayan guys, i-connect natin sa ating cellphone yung camera para habang pinapalipad natin, nakukuha nandin natin ng view. So try na rin natin yung camera niya kung okay ba. Swak na rin sa budget natin. Ah, guys, no, nahihirapan tayong mag-connect ng wifi drone dun sa ating cellphone dahil gawa ng sobrang dami ditong wifi na sa lugar na to, nahihirapan makapasok yung ating wifi drone sa ating cellphone. Yun na rin pala ang advice ko sa inyo na huwag kayo pupunta sa masyadong maraming wifi kasi mahirapan talagang makonect yung inyong drone sa inyong cellphone. Then yun nga rin pala, advice ko na rin sa inyo kung baguhan, lalo na baguhan kayo, di pa kayo ganun karunong magpalipad ng drone at mag-control, yan, pumunta kayo sa lugar kung saan pinakamalawak. Parang maiwasan na rin madisgrasya ang inyong drone kasi lalo na sa mga budget na drone lang, di ba? Yan, tulad yan, yung mga punoy, waywalay, malayo talaga sa mga bangga-bangga na ano, lugar. Yan, para manatiling matibay pa rin yung ating drone. So, yan guys, dahil ang drone natin ay lobat na at saglit ko lang na-charge kanina, kaya ang bilis din na lobat. Samahan nyo ako in the next day na magpalipad ulit ng drone and God bless, peace!